Pero ngayon ay gagawin ang best niya to achieve his life goals. Ako po si Klynn Pineda. I'm 17 years old from Baguio City. 1 year old po ako nung nakiwalay si mommy at saka si daddy. Po, I have a stepdad and 2 younger siblings po. My mom, she's a businesswoman po. She goes to places. Growing up po, I was closer with my grandma. Si lolo po kasi yung kasama ko po sa bahay. Minsan yung tao nagdisiplina po sa akin. And nag-influence sa akin sa music. Kasi po, daily routine niya po ng 4 a.m. mag-gitara. Klynn, meron ka daw ginawa nung 8 years old. Pwede bang ikwento mo sa amin? I started stowing away po from my house. Since 8 years old ka pala? Sinong nagtulak sa'yo maglayas ng 8 years old? Noon po kasi nagpasaway ako masyado kay mommy. Naisipan ko po nung bata ako umalis sa bahay kasi lagi po ako napipagalitan. Pag umalis po ako, talagang I'm traveling na po. Naikot ko po yung buong Luzon. Gano'n yung pinakamatagal niya pong nawala? Yung pinakamatagal is 1 year. Yes. Ano po ginawa niya? Hindi nag-worry po kayo na hinanap niya siya. Hinanap namin siya. At nagtatago. Kung saan-saan talaga siya hanggang... Nag-DSW. Nakapunta ka sa Pugigaraw? Yes. Ano ba yung mga experiences mo para mabuhay ka for 1 year? Subukan ko po yung mag-tinda po ng plastic, maging cargo. Sa kalye? Yes, ma'am. Paano ka nga nagbebenta ng plastic? Sabi mo, kunwari ako, nasa ano ko, tapos magbebenta pa ng plastic. Ano, paano mo sasabihin sa akin? Manang. Manang? Yeah, manang. O, manang. O, sige, go. Manang. Manang, tuloy po kayo. Sige na po, gutom na pa. Kasi sa English mo, baka ikaw pa magbigay ng pera sa akin. Nabubuhay po ako through music po and I was performing. Either night po or an event na ako po yung kukuning singer. Siyempre, para sa akin masakit bilang ina na magrebelde ang isang anak. Andun yung magagalit ka eh. Pero kailangan yung unconditional love, yung understanding, paulit-ulit na forgiveness. Birthday ko po noon, she out of nowhere greeted me po. So ako naman po, tuwang-tuwa po. She requested na umuwi muna po ako saglit. May surprise pala po na may handa, may cake po. Tapos doon ko po na-realize na mas masarap pa rin po kasama yung family mo. No matter what house I've been through, home is always gonna be home po at with my grandma and mommy. Okay na po kasi kami ni mommy, pero si lola hindi pa po. Kasi after high school ko po, I decided to pursue my career music by composing, recording po at rapping. Pero hopefully through the voice po, maging okay kami ni lola. Gusto po kasi ma-redeem yung sarili ko. Lahat po ng bad choices or wrong choices na nagawa ko, ito po yung magtatama nun sa lahat. Mommy, any message for Klynn? Ano man yung magiging pagdadaanan mo, ano man yung gusto mo pa na maabot, I'm always here. Ang wag lang maging pasaway. I wanna say sorry. I'm gonna do my best. And all of the things I'm gonna do for the couple near future is for you. Thank you for watching The Voice Teens Philippines. Don't forget to like, comment, and share our videos and subscribe to The Voice Teens Philippines YouTube channel.